First time tumuntong sa elementary school ng 8 taong gulang na si Franz. Preschool siya nang magsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. Ngayon, grade 2 na siya. Kaya ang nanay na si Vena, todo suporta sa anak. Pinipare ko lang siya kung ano yung mga dapat niyang gawin sa school. And then, ano naman siya parang nakikihalubilo naman siya sa mga classmate niya. Super excited siya actually nga nung mga isang araw pa niya, piniprepare lahat ng mga gamit niya. Happy po. Kasi po hindi po ako tulad dati, hindi na po makikita yung mga classmate ko. Isa lang si Franz sa halos 6,000 estudyante nagbalik face-to-face classes sa Maligaya Elementary School sa Quezon City ngayong araw. Kung may excited, mayroon namang hirap mawalay sa mga magulang. Kahapon excited naman siya. Ngayon ewan ko kasi nandun namin yung dalawa niyang kuya. Kanina nakapasok na siya sa loob natakot na, akala niya may gulo. Ayun ang bumitaw sa akin. Di gaya dati, hanggang gate na lang ngayon ang mga magulang. Ang sikip-sikip na ng eskwelahan. Pag pinapasok mo yung isa, masisilip naman ng iba. Kaya as much as possible, kung kaya naman ng teacher na i-handle, ay hinahayaan na namin na maghintay si mami o kaya si daddy sa labas. Ayon sa school principal, may contingency plans na sila sakaling may magpositibong guro o mag-aaral. Kapag may symptoms sa yung bata, dadalhin siya kagad dun sa aming isolation room and he will be or she will be treated kung hindi pa rin mataas yung kanyang hindi pa rin bumaba ang kanyang temperatura. Kailangang matest siya kung siya ay positive or not. Kapag siya ay positive, ang bata ay i-home quarantine kung asymptomatic, pero kung siya ay may mga symptoms, i-refer siya sa local government health department. Gagawa namin ng ibang modality yung kanilang klase. So kung ang lahat ng mga bata sa classroom na yon ay suspected dahil may isang nag-positive, we will going to shift to blended learning sa kanilang klase. Then after 7 days at na-observe naman na none of them ay nahawa o nagkaroon ng simptomas, then they will going to be given yung test ng barangay kung okay na with medical certificate. Then they can come back to face-to-face. Shifting ang ginagawa sa paaralan, kung saan may 4 hanggang 6 na oras ang bawat klase, depende sa grade level. Binawasan din ang bilang ng mga estudyante sa bawat klase para hindi siksikan. 25 sa kinder at hanggang 40 sa grade 1 hanggang 6. Aminado ang mga guro, malaking pagsubok ang adjustment ng mga bata mula blended learning pa face-to-face classes. Kaya ngayong linggo, magbibigay din sila ng psychosocial activities sa mga estudyante. 2 years po silang online. 2 years silang nasa bahay lang. Nagkaroon siguro ng gap sa socialization, no? Sa socialization, interaction. Ngayon, we are coping up with them para mas masanay sila sa ngayon sa face-to-face classes at handa sila. Umaasa ang maraming magulang na mas marami pang matututunan ang kanilang mga anak ngayong face-to-face classes na. Bianca Dava, ABS-CBN News.